So eto na mga idol, Jerwin Ancajas, tumiklop ka po dito sa pangalawang halimo ng Japan na si Takuma Inoue sa round 9. Tinamaan po ng body shot at tila merong hindi magandang nangyari, no? Kung titignan po ninyo, round 1 hanggang round 8, okay naman ang performance nga po na pinapakita ng ating kababayan na si Pretty Boy. Pero hindi maganda yung nangyari pagdating sa round 8. Tulad ng ating sinasabi, kapag ka nangyayari po sa Japan ang laban, no, tapos Inoue, no, ito si Takuma Inoue ang kalaban ay nagkakaroon ng parang pandaraya or bentang laban, no, yung gloves na ginamit hindi po kasi muna chinek bago lumaban. Pero wala naman itong problema dito sa ating kababayan na si Jerwin Ancajas. Ginawa niya po ang kanyang makakaya, ang kanyang best sa round 1 hanggang round 8. Pero na body shot po, tinamaan ng dibdib ni Jerwin pagdating sa round 9 na siyang nagpabagsak nga po at tumiklop sa ating kababayan. Kung titingnan ninyo, parang wala namang pandaraya, parang malinis naman ang naging laban. Pero ayon na rin po sa ating mga nakuhang source at pagsusuri, no, na parang may karga or may laman nga po na baka lang gloves na ginamit ni Takuma Inoue. So indikasyon na kapag ginaganap nga po sa Japan ng laban, no, ay laging nadedehado at natatalo ng ating mga kababayan. Dapat kasi bago nagsimula sa weigh-in pa lang, no, ay sinek na yung mga ginagamit na gloves kung meron nga ba itong bakal or palaman sa loob. Naging patas nga bang laban or dinaya ang ating kababayan na si Jerwin Ancajas? Abot kamay na nga po sana ang pagkapanalo, no, lamang na lamang na tayo sa scoring pa lang hanggang round 8, pero biglang bumagsak at bumitaw etong ating kababayan sa body shot nito nga pong hapon ni si Takuma Inoue. Well mga kaibigan, magkagayon man, so far so good, na bagan naman na ang performance pinakita ng ating kababayan, proud to be Filipino, Jerwin Ancajas, Pretty Boy. Babawi na lamang po tayo sa mga susunod na laban. Maraming